Okay, sige. So, kanina, yung pinag-aralan po natin is how to create reports or ledgers from the journal. Ngayon, ang tututukan naman natin is paano gumawa ng journal. Okay, so pabalik tayo ng process. So, if titingnan nyo yung handout nyo kanina, so yung page 1 and 2, so ano yun, ganang guide lang na pwedeng gayahin when you create your own ledger. So now, we will proceed to page 3 onwards, no? So, this will be your aid. So, kada tingin sa slide, tingin dito. So, okay. So, ang proseso ng pag-journalize, kikilalanan natin yung mga transaction, ano yung lista, ano yung tamang term, cash on hand ba, raw materials, no? Then, aalamin natin yung kung tataas ba to or bababa before natin ilista. So, ngayon naman, paano natin malalaman kung tataas o bababa? So, kanina, you've got to be familiar with these terms ng mga accounts receivable, listahan ng inventory. Ngayon, titingnan natin, pag-aaralan natin kung paano natin makikilala to kung tataas o bababa. Okay? So, nakikigamay na keyword ni ipahinumdum, which is Adler. So, ano ba tong Adler? So, Adler, no? Para mabilis matandaan. Adler stands for A, assets, no? D for drawings, E, expenses. So, dalawang grupo 'yan, si Ade at saka si Ler. So, dito natin malalaman kung tataas o bababa yung listahan, no? So, common sense, malalaman mo kung tataas o bababa. Pero hindi mo alam kung isusulat mo ba siya as debit or isusulat mo siya as credit. Basta alam natin, kumuha ka ng pera, onti yung listahan ng pera. Kasi si debit sa si credit, palaging minaminus. Automatic pag minus credit, mali yun. Hindi lahat ng minus credit, hindi lahat ng pataas debit. Paano mo malalaman kung saan mo isusulat, okay? So, through this keyword, para mapabilis lang natin yung pagkilala. Okay? So, si Ade, asaka si Ler. So, si Ade, assets, drawings, expenses. When we say Ler, liabilities, equity, revenue. Okay? Pag sinabi mong equity, yun yung capital ng business mo, na pag-aari na ng business. Pag sinabi mong liability, ito yung mga utang mo. Okay? Utang mo. It could be a long term or a short term. It could be a payable in 1 year or more than a year. Excuse. Si revenue, listahan sa halin. Okay? Usa po na siya ka-group. Karon, ang imong mga expenses, tanan ni nga mga depreciation expense, rent expense, labor expense, mo nang expenses, drawings, tanan ni mong gikuha sa company. Assets, lahat ng pag-aari ng company or ng enterprise. Ano yung mga assets? Halimbawa, cash. Pag-aari niya yan. Cash on bank, asset niya yan. Accounts receivable, asset yan. Kasi, kubrahuno na nimo nila sa mga tao, no? Or yung mga pautang mo, asset, pag-aari mo pa yan. Not unless hindi na binayaran, no? Pwede mo na siyang ilista as expenses. Your hindi nakuha ng mga payments. So, basta pag-aari ng company, supplies, inventory, asset 'yan. Ngayon, kana ng mga listahan ganina, they belong to these terms. So, ang kailangan lang natin alamin is oops. Asa siya din na belong diha? Okay, katong mga lista ganina, cash on hand, asa na siya nabilong? Asset. Katong supplies, inventory, asa na siya nabilong? Asset. So, kinahanglan lang nato, hibaw ano, asa sa nabilong liha. If nabilong siya, ani nga first group, kini nga assets, drawing expenses, pag mo increase
ang imuhang listahan, no? Imuhunahunaon ang listahan, ha? Mustafa gani ang listahan, no? If there is an increase, imo nang isuwat as debit. If maibanan gani ang listahan, imo na siya isuwat as credit. Same sa pikas. Ang liability, equity, revenue, kapag mutaas ang listahan, imo na siya i-record as credit. And imong i-record kabaliktaran as debit. Okay. So, it's a matter of familiarization. No? Libog sa sugod, okay na na. Familiar na mo, ana. Okay. So, example. Okay. So, mo ni siya. Sa inyong lesson guide, ako nagibutang, no? Kanang group. Para paspas ninyo makitaan. Dahil naglibog mo at tanaw ba yun? So, ako sa ilip, ibalhin akong nawong. Okay, ayan. Si Ade sa kasiler. Okay, as an exercise, okay? So, let's determine. Tubag lang mo, bisag ka, kamura, usa. Inyo na self, inyo kauban. So, paminaw, no? Tubag mo, tubag. Okay na na, tubag na mo. When we say cash on hand, okay, asa na siya nabilong? Tanaw mo sa inyong, isa'y tawag na? Kopyahanan, no? Sa page 3, no? Cash on hand, unsa na siya? Does it belong to asset? Equities? Expenses? Liabilities? Revenue? So, cash on hand is pag-aari ng company, so it belongs to asset. Okay? Cash in bank, pag-aari ng company. Ano yan? Expenses ba yan? Hindi. Asset pa rin. So, in short, kapag tumaas yung listahan mo dyan, nadagdagan yung cash on hand mo, cash on bank mo, inilista mo yan as debit. Accounts receivable. Oops! Ni utang si Maria og 30 bugas. Okay? Accounts receivable. Madugangan. Oh, no? Naiba na ng imong inventory. Pero ang imong hunahunaon ng accounts receivable lang. Naiba na po ng imong baligya. Okay na na ang imong hunahunaon ng accounts receivable lang. Nisaka or niubos ang listahan? No? Nisaka ang listahan sa receivable tungod kay nadugangan o utang ni Maria. So, that is debit. Imo na siyang i-debit. Because asset na siya. Next! Yung raw materials inventory po, ano po iyon? Inventory, pag-aari ng company? Or baka maisip mo, uy, bumili ako ng raw materials. So, gastos yun. So, isipin mo, ano yung maapektuhan ng mga transactions? First, cash. Ikalawa, raw materials inventory. Madadagdagan yung inventory mo. So, yung raw materials natin ay tataas. So, ano yun? Debit, credit. Since raw materials inventory ay asset, kasama siya dun sa ade. No, nag-group. So, increase in the inventory will be what? Debited. And next, equipment inventory. Ang ano ba yung equipment inventory? Equipment inventory is listahan ng mga equipment mo. Okay? Uy, naguba ang sakyanan. Okay? Ang sanang equipment inventory, maibanan, madugangan. Maibanan. Kaya nawa man ang sakyanan. So, if maibanan siya, debit or credit. Decrease in equipment inventory. Ang equipment inventory ay asset. So, any decrease, ana, o any increase, debit. Any decrease, ana, isod ni mo sa credit. Okay? So, it will be credit. Pag naguba ang sakyanan. Okay? Because asset siya. Supplies inventory, asset gihapon. Karon, labor expense. Asa na abilong ang expenses? Expenses belongs to ade. So, halimbawa, nagbayad ka ng renta. Imong hunahunaon, uy, naiba na ng kwarta. Okay, nagbayad mga renta. So, sa listahan sa expenses, madugang or maiban? Tag mo imong nga, naiban ang kwarta. So, labor expenses, maiban na ng labor expenses. Wrong.
labor expenses, madugangan ang imong expenses nga listahan, no? Imo man ilista mga ano nimo expenses nimo. Expenses ba sa marketing, sa labor, sa utilities? When we say utilities, dapat familiar ta sa word na utilities. Mao na siyang expenses nga kauban na sa mga telepono, tubig, kuryente, load, utilities na. Labor expenses, listahan sa mga expenses nimo. So, nagbayad ka og labor, nadugangan ang imuhang listahan sa labor, therefore, debit siya sa labor expenses. Okay? Because it belongs to ADE. Then, utilities. So, same with utilities dahil expenses siya, may ingon kang imong expenses is halimbawa insurance. Okay? Nipat yung insurance. Karo ng insurance, asset ko na nimo. Kaya na pa man asa pa man magamit. However, ang imong insurance at the end of the year, nilapse. Nilapse na. So, maapil na siya sa insurance expense or expenses. Maapil siya sa expenses. Karon bago mulapse, imo man gi revoke. Kana bang yung kang adik na lang kung muda yun, oh. Kintahay, pwede pa magpa-refund. So, nabalik ang imong expenses. Pagka, nalista kintahay ni mo sa expenses, so, imo siyang gibutang sa debit side sa expenses. Agoy, naka-realize ka nga. Pwede pa man bawion. So, para ma-minus na ng expenses, ibutang na to siya sa credit side. So, uy, wa na lang ako gibawi to. Nalista naman, kintahay. Okay. So, makredit siya sa expenses. Next is withdrawals or drawings. So, si drawings, yan, expenses. Si drawings, pag madugangan ang listahan nimo sa mga imong gipanguha ng kwarta, again, debit. Pag naibanan, credit. Okay. Proceed na po ito sa LER or the liabilities sa owner's equity and the revenue. Okay? So, pag sinabi mong kapital, nikuha kag kwarta sa BOST, nadugang sa imong kapital. So, therefore, any increase in the list is sa, unsa man, credit. So, owner's equity siya or capital. Another example is halimbawa, si BOST nagbigay sa iyo ng makina, no, worth 3 million instead of cash. So, ilalagay mo siya sa asset as equipment ba? Inventory? Maapil siya sa equipment inventory. At the same time, maapil siya sa nadugang kapital sa imuhang business. That's why imo po na siyang i-credit sa capital side. Kaya di mo lang imo utang. No, it's an additional na capital sa imuhang business. So, again, equity is pag-aari or asset or pag-aari ng company mo na hindi mo utang. Okay? So, liabilities, utang mo. Part ng company mo na utang mo. Revenue, imong halin. So, any increase of this list is ilalagay mo sa credit side. Uy, nadugangan na mo nang ganina na debit si cash and the receivable, tapos si sales revenue ay credit. Kasi ni-increase mo ng listahan sa sales revenue or halin. So, that is for the adler. So, naikatong list, kana siya mga, sa tawag ni, basic na mga listahan. So, pwede na ninyo gamitin unya sa ato ang workshop para diha mo magpinanawal para mag-practice, no? Sa mga listahan. Tanaw ninyo, asa ni possible na na-affected ani. So, there are still much more na mga list. Pero inyo lang i-categorize into ADE o LER. Asa man siya diha para makita nimo if i-debit ba na siya or i-credit. Okay, so let's proceed. Again, sa ADE, debit increase in the list. LER, credit increase in the list. Okay, so let's begin to sample workshop or example. Okay, so you may get your
journal, no? Yung isang journal sheet. So, tatlo yan, like in case na may kulang or like nagkamali. So, yung journal sheet, actually, kung magkamali, wala ng spare. Kasi mamaya sa workshop, I think you will use 2 pages. So, ngayon sa sample workshop, para matry niyo mismo na kayo yung nagsusulat, no? So, sa... You may now get your sheet. So, sample tayo, no? Ay, Tableya Production pa rin. So, lagyan nyo muna ng title, like, particulars, peso, na 2016, and August. Okay? So, ayan. Kada sample, I'll give you 1 minute, no? 1 minute to answer. So, gitagaan ni Marian sa iyang inahan o 20,000 para ipuhunan sa negosyo pagka August 2, 2016. So, mo siya ang form. Okay? So, fill up isa date registered gintahay August 2, 2016. Particulars, debit, credit. 2016 August, okay? So, fill up eh, no? Based sa inyong sample, diha inyong lesson guide na nakabutang diha nga page 2, sa pinakaubo sa page 2, no? Pwede ninyo sundugon ang title. So, ang page 1, no? So, unsay mga possible nga ma-affected ana, no? Gitagaan si Marian. Okay? Gitagaan daw si Marian og 20,000 para ipuhunan sa negosyo pagka August 2, 2016. So, tanawa ang page 3 sa inyong lesson guide. And then, asa nga mga listahan diha o accounts ang possible nga ma-affected. So, as we said earlier, dalawa. Possible dalawa dyan. Minimum of 2 dyan yung maapektuhan. So, anong dalawang listahan na yon? So, debit ba or credit? So, analyze. Gitagaan si Marian sa iyahang inahan o 20,000 pesos para ipuhunan sa negosyo pagka August 2016. So, ano yung possible na na-affected? First is cash on hand. Kasi gitagaan man siya, nagkakwarta ang business. So, ang cash on hand ay asan siya sa Adler? Appeal siya sa assets. So, dahil appeal siya sa assets, si cash on hand, nagka 20,000 si Marian, so nitaas ang nitaas. So, unsa na siya, debit or credit? Nitaas ang listahan sa cash on hand sa business. Debit or credit? So, it's debit. Ayan. So, i-debit mo sa cash on hand. Tapos, ano pa yung maaapektuhan dyan? Possible ba na expenses? Or liabilities? May utang ba siya? Itagaan ganun sa iyong inahan? Or halin? So, ang nadugangan is ang listahan sa kapital, okay. So, sa kapital, nadugangan. So, is na debit, na credit. Okay, imong i-check, nadugangan ang listahan sa kapital, sa credit. So, 20,000 pesos, dapat ganito yung makikita sa listahan nyo, ha? Sinulat nyo ba? Suwat-suwat sa akin para ma-practice, no? Okay, later on, sa workshop, kamo na lang, okay? So, ayan. After writing all the titles, delivery date, August ba na siya? Then, date diha. Ang correct answer, ilagay yung cash on hand. Okay, so debit. And, of course, dapat i-indent ang credit, no? So, sa debit, ilalagay natin na how much. Kunyari lang yan, yung tina. And then, 20,000. Sa capital ay 20,000. So, kung cash on hand yung ginamit, again, cash on hand na palagi yung gagamitin natin. So,
Cash on bank, ganun din. Sample lang yan, kunyari. Basta ganyan siya sila pa, no? So, sa first, dapat lagyan nyo ng cash on hand, capital, and then, kunyari, reference number, isulat nyo na lang din. So, sa next transaction na yan, yan cash on bank. Okay, second. So, second natin, gideposit daw ni Marian ang 5,000 pesos sa bangko nga nakapangan na sa negosyo pagka August 3. Okay? So, gitagaan sa kwarta ganina. Pero, ang 5,000 aning cash on hand niya, iyang gideposito sa bangko. So, imagine na, dili ikaw, ha? Business ang nagunit sa kwarta, 20,000. Karon gikuhaan ni Marian ang 5,000. So, unsay nahitabo, unsay naapektuhan ang cash on hand na ibanan. Okay? So, naibanan ang cash on hand. So, ang listahan sa kwarta, listahan sa cash kay ni ubos. So, if muubos ang listahan sa cash on hand, unsay mahitabo? Debit or credit? Muubos ang listahan sa cash on hand. Ganina, musaka, debit. Cash on hand, asset na siya. So, muubos ang listahan sa cash on hand, i-credit ang cash on hand sa business. Dili cash ni Marian, ha? Cash on hand sa business. So, credit ang cash on hand, unsa pa'y ma-affected. Another is, again, di porkit nagawas sa kwarta padung sa bangko, forgotten na to. Ilista po na to ang atong cash on bank. Okay? So, listahan sa kwarta sa bangko, ni taas o ni ubos. And ano po? Pag tumaas yung listahan sa bangko, ni taas ni ubos, ni taas. So, ano yung cash on bank? Asset? Liability? So, asset siya. Dahil asset siya, pag tumaas yun, dapat debit. In short, cash on bank, debit. Then, cash on hand, credit. Okay. So, debit, credit, ganito pagkasuwat, ha? Itong parehas ganina, space, dagyan ng date, sa nga date, August 3 daw, matangan 3. Particulars, ang say debit, ang cash in bank, 5,000. Then, cash on hand, dahil credit, naibanan ang listahan sa kwarta, sa business, i-indent, na. So, 5,000. And note, kung meron bang note ba yan, eh, resibo ba yan, kunyari, PNB, transaction number 875, ayan. So, that's very important. So, another example, okay? So, sunod na example, ha, ito na, I'll give you 1 minute to think, okay? So, nipalit si Marian og ingredients pang himo og tableya. Valor 3,000 pagka August 10, 2016. Oh, so, isuwat tayo ng date. Ayan. Date, Anay. Okay, so, ano yung dalawang transaction na na-affected? Okay? So, let's give it a minute. So, ano yung dalawang transaction na affected? So, sige. Tapos, isulat nyo, ha. Dapat tama. So, tingnan natin yung page 3. Page 3. Page 3. And then, alin dyan sa mga list yung possible na ma-affected? Okay. Okay, then you can write it down, and then evaluate, no, kung debit ba or credit. Okay? Nasulat na? Okay, the 1 minute is over.
So, ano yung dalawang listahan according to page 3 ng guide? Alin yung dalawang listahan na na-affected? Nipalit daw si Maria ng ingredients pang himo og tableya balor 3,000. If nipalit siya, ang first pinakaunang maapektuhan syempre ang pera. So, naay mo gawas na 3,000 pesos from your cash on hand. So, ang listahan ng cash ni taas ni ubos if nipalit ka og ganang ingredients, of course ni ubos. Okay? So, ang cash on hand, asset, drawings, equity, ano man. Asset, in short, if mo taas ang asset, debit, if mo ubos, credit. Karon ni ubos man kay nipalit man ta. So, credit na siyang cash on hand. Unta may debit, no? Tungod kay partner sila. Okay. Ang raw materials inventory. Tungod kay nipalit ka og kanang panghimo og tableya. So, ang atong raw materials inventory, no? Na dugangan. So, ang raw materials inventory is asset. Kaya, na-debit yung ating raw materials inventory. So, dapat ganito yung itsura nung answers niyo sa sheet, ha? Raw materials inventory, 3,000 pesos. Then, cash on hand, 3,000 pesos. Then, lagyan nyo na lang ng XX na transaction number po. Importante, merong OR numbers ang binili. Ayan. Excuse. So, sa ating tableya processing, we've learned to identify, no? As in, alin sa mga list, yung mga ating mga possible accounts na ma-affected. Another example, for nag-withdraw si Marian ng 3,000 pesos para ipalit og duha ka packaging sealer nga nagkantidad og 1,500, okay? So, I'll give you another 1 minute to identify. So, first, write the date, okay? And then, I'll give you a minute para i-identify alin yung ma-affected. Okay? So, nag-withdraw daw si Maria ng 3,000 pesos para ipalit og duha ka packaging sealer na nagkantidad og 1,500 og usa ka pagka September 1, 2016. Okay. So, first, nag-withdraw. So, unsay first mahitabo? Nag-withdraw. Unsay maibanan? Ang gi withdrawan. So, say possible ma-affected. Cash on bank. So, ang cash on bank ay asan siya sa Adler? Asset, the drawings, equity, liabilities. So, drawings kung kinuha mo yung pera para sa sarili mo, hindi naman. So, para sa company. So, ang asset natin is cash on bank, no? So, mugamay ang cash on bank. So, that's why, mugamay ang asset, meaning, imo siyang i-credit. Unsa po dang atong debit, okay? Si Maria nag-withdraw og 3,000. So, unsay madugangan po daan, is niubos ang imuhang cash on bank, unsay musaka. Musaka ang imong equipment, inventory, duha ko no ka packaging sealer. Actually, pwede rin nimong ibutang tay, butang adiha. Di ba kay nag-withdraw man siya 1,500, magdugang pa ka sa cash og 1,500, diha pa nimo i-minus from the cash, minus na pud nimo sa equipment. Pero para diretso, pwede nimong diretso pud nga di na ka moagi cash, equipment na dito, no. So, equipment inventory 3,000 pesos. Cash on bank na iba ng 3,000 pesos. So, that is 2 sealers sa Metro, Gipalit, Kintahay, OR number, don't forget.
So, I fifth example, nipalit og sticker paper, plastic, tissue, no? Uglain pang mga supplies si Marian sa paghimo og tableya nga nagkantidad og 3,000 pesos. Supplies iyang gipalit. So, tanawa daw sa page 3 unsa nga mga listahan ng maapektuhan. Okay? So, another 1 minute. Sige. For this entry. So, dapat yung mga sagot, no? Yun yung makikita sa worksheet natin. Okay. Nipalit og sticker paper. No, so ang sticker paper supplies daw. So unsay madugangan? Ang atong tan-aw ang list unsay possible equipment ba? Ang supplies inventory. Okay. So, musa ka ang supplies inventory, therefore, debit siya. Unsay na ibanan, no? Ang iyang cash on hand. Therefore, si cash on hand will be credited. Kasi si cash on hand ay asset. So, ganun lang. Simple lang. Pag may debit, may credit. So, paano siya isulat? Yung title, date. So, ganito dapat pagkasulat ha. Supplies inventory, indented, cash on hand, and OR number. Okay. So, meron pa. 6th example. 1 minute again. Nahalinan daw si Marian og 15 packs na tag 200 grams sa presyong 160 pesos per pack. Pagka September 5. Pero kini, utang ni Mifa ni. Utang. Okay. Sige. Analyze. Unsay mga ma-affected na mga accounts. So, nahalinan si Marian. Unsay mga listahan ani nga ma-affected. Halin daw, halin. Tanawa sa list. Cash on hand, cash on bank o sa usaha. Accounts receivable, raw materials inventory, equipment, supplies, labor expenses, utilities, drawings, equity. Okay? Nahalinan daw si Maria, no? O 15 packs na tag 200 grams sa presyong 1,160. So, number one nga ma-affected is halin. Listahan sa halin. So, musa ka bang listahan sa halin o maubos? So, listahan sa halin. No? Musa ka. Tungod kay musta ka ang halin, asa nabilong ang halin? Revenue. Sa ade o sa LER? Okay? Sa LER. So, ma-appeal siya sa LER, liabilities, equity and revenue. If musta ka gani, i-credit. If mo naog, maubos ang listahan, i-debit. So, nisa ka man ang listahan, so ato siyang i-credit. However, kini utang. Okay, so unsa na po yung ma-debit? Listahan sa credit na debit. Listahan sa utang. Accounts receivable. Okay? Ang dapat i-debit. So, dapat ang answer is ingon ani. Accounts receivable 2,400 because 160 times 15 ayan, 2,400 credited nimo or ang listahan nga ni Saka is ang imong revenue. Okay? So, that's why credit ang 2,400. So, timanan lang is may debit na credit, no? So, nanay hint daan. So, itapad na ng listahan ninyo. Listahan sa account para di maglibog, no? So, nanatayin mo ana. So, Mifani, 15 packs. Purchase order number. So, importante na, again, tayo,
resibo. Okay? So, 7. Ang utang daw ni Mipa ni gidatahan. So, 1.5 ang gidata ni Mipa ni sa iyang utang pagka September 5 karong September 15. So, butang ni mo date. No? So, unsa man mahitabo, unsay mga account sa ni nagdata daw, nagbayad og utang sa Mipa ni. Unsay madugangan? Of course, ang cash on hand. Okay, so debit or credit? Cash on hand? Okay. Debit. So, nadugangan ang atong cash on hand tungod ginagbayad si Marian. Pero, unsay makredit? So, huna-huna ah. Sales revenue ba makredit? Oh, huna-huna o nimo time pa. Katong panahon nga nag-intra ko, aning transaksyon na suwat naman ako ang revenue. So, madubli o ako na po isuwat ang revenue. Asa na po ni siya i gawas o i-credit, no? Na debit sa kwarta. Asa i-credit? Of course, ang listahan sa utang. So, nasuod man siya sa accounts receivable ato na dugang. So, karon nagbayad naman. So, maiba na na ang accounts receivable. That's why atong i-credit or i-minus sa accounts receivable ang 1,500. So, ayan, sa cash, 1,500. Accounts receivable, 1,500. So, kunyari, meron siyang OR number. Create OR number. So, ayan ha, dapat yan yung mga nasusulat dun. 8. Nangutang si Marian og 7 kilos na asukal na uban sa iyang raw materials na nagkantidad og 450 sa Merlinda store pagka September 21 na natay Merlinda store. Masuwat na nato sa remarks. No, so dapat nag-answer mo ha. Importante nga nag-answer mo kay practice man ni para sa workshop. Para pagdating ng workshop dili na maglibog. Okay, so again, 1 minute to think. Okay, nahuna-huna ka na? Nangutang daw si Marian og 7 kilos. So, unsa sa mga listahan sa page 3 ang maapektuhan, no? If nangutang si Marian, in short, magkakautang siya. So, yung listahan ng utang niya or the liabilities or the accounts payable is tataas or bababa? Listahan ng utang, ha? Listahan ng utang. Tataas yung utang niya o bababa? Tataas. Okay? Tataas yung listahan ng utang ni Marian. So, that's why, pag tumaas ang liabilities, it must be debit or credit? Credit. Okay? So, dapat makredit, no? So, may credit na tayo. Ano naman yung debit? So, titingnan naman natin. Ang nga nagkantidad og 450 sa Merlinda store. Nipalit siya. So, nainawa, naimusod. Ato timanan. May ma-debit, may ma-credit. May pumasok, may lalabas. Ano na siya? Asukal. So, nadugangan ang iyahang raw materials. In short, si raw materials because sa asset yun, pag tumaas yung raw materials, dapat ilagay yung amount sa debit or credit. Debit. Okay? Debit natin yung raw materials. So, nanatay debit, e buta nga date, September 20. Debit ang raw materials, 450. Credit ang accounts payable, 450.
So, another term na po ni siya ang ating mananan. When we say accounts receivable, suktununo na to. Accounts payable, bayronuno na to. No? Payable, bayronun. No? So, again, pwede na ito ibutang Merlinda Store, account number. So, ibutang na siya, diha. Okay, 9. So, again, 1 minute to read or 2 minutes to read and think kung ano yung dalawang list, no? Na madedebit at makikredit para isulat. Okay, suwat na nato sa atong papel. Okay. I hope nakuha ninyo ang tamang sagot, no? Nasuwat ba? Sige. So, after this 10 items na sample workshop, kindly send your picture of your output, no? Kining first output. Para atong matanaw, no? Kinsay nag-work on with it. And kinsay takto. Along with the workshop on ya. So, sample rin kay para makasubay, na? Makasubay ta. And then later on, maghimo na sad ta atong mga pinadaling mga ledger, no? Okay, so, nagbayad si Maria ng 100 pesos sa kuryente. So, ano yung nadagdagan? Kuryente daw, kuryente. Tumaas yung listahan ng expenses sa kuryente. So, pag tumaas yung listahan doon, it will be debit. Okay? So, 100 na data sa iyang o 150 nga suhol. So, ano pa? Labor expense. Yung taas ko rin 150. And then, ano naman yung bababa? Kapag nagbayad ka, bababa yung listahan mo ng pera. So, credit. Dahil yung pera ay cash on hand na under sa assets. Therefore, atin siyang i-credit. Okay? So, ayan. 21 date. So,
accounts expenses, accounts payable, nagbayad si May ng 100 sa kuryente, 100 na data sa yung utang ni Melinda, o 150 na suhol. Okay? Debit yan tanan. Accounts payable, bakit debit? Kasi yung accounts payable na 100 niyang utang, listahan ng utang niya, mababawasan. So, pag nabawasan yung listahan ng utang, yung listahan ng utang ay, ano yung listahan ng utang? Liability. So, pag liability, musa ka gani ang lista sa liability, credit. Muubos gani debit. Kung sa kayo nagbayad man si Jah, so muubos ang listahan. So, that's why na-appeal siya sa debit. Klaro ba? Again, accounts payable, tungod kay nagbayad siya ang utang, ang lista sa iyang utang, muubos. So, tungod kay muubos siya, unsa gali ito kapag liabilities, if saka ang lista, credit. If muubos, debit. So, tungod kay muubos siya, debit ang account payable. So, ayan. Pwede na nimo isuwat as like that. Hiwalay ang lahat expenses. Pero dahil yung tatlo naglabas ka ng pera, pwedeng iisa mo na lang, no? Para hindi na daghan ka yung imong cash. So pwede nimo iisa ang cash, total na lang pana, no? So 350 pesos. So ayan. 100 150 then OR. Okay. So that's for number 9 sample. Last but not the least, natay last sample, nahalinan og 18 kabuok kuno nga tig 160 si Marian og 2 ka reject nga tag 40 pesos pagka September 22. So if magsuwat gani tag revenue, ato jun i-indicate tahay kani reject nahalin. Kani para natay data, no, dili lang pagtan-aw nato, di ba ang manno kay tag ingon ani unja nganong naikupit, no? Dapat yung mga details ato din na siyang isuwat. Nahalinan daw siya ang 18 kabuok na tig 160 si Marian ug duha ka reject na tag 40 pagka September 22. Okay, so if nahalinan, unsay mo sa kanimo? Unsay manaa ka? Ano yung tataas, ano yung bababa? Nahalinan kuno ka, of course, number 1 nga musaka is ang okay, nakay cash transaction. So, ang kwarta mo saka cash lista sa kwarta, okay? O kung say mo na o kung say mo credit revenue. O mo saka gani ang didi mo na o if mo saka ang lista sa imong halin, which is your revenue, sa IE credit. So, based yan sa lista ha. So, pag kada transaction, tanaw dahil sa lista. Okay? So, nisaka ang, if may debit, may credit. Nisaka imong kwarta, nisaka ang lista sa imong halin. Okay? So, debit, credit, cash, and revenue. Date, sulat. 22. Cash. Okay? Calculator. So, 18 times 160. $2,960. Okay. So, yan gisuwat. Revenue for 200 grams. Iyan po gisuwat ang sa reject. Para indicated. Okay. So, yun na siya. So, OR number. Ayan. So, hopefully, no, nakakaton mo. So, thank you so much for listening and we'll proceed to the workshop proper. No? So, our workshop is on page 4 of your learning guide. So, pili na ninyo isulat. No? So, later, we will discuss on the answers. So, dahil kamauna mo mag-journal, no, hopefully, wa ninyo gitanaw ang answer sheet. No? So, mag-journal mo, kamo na lang mag-journal. No? Inyong i-parihas sa ato ang
gihimo karon. So after ninyo mag-journal, you can check your answer sa answer key. And then start after sa inyong pag-journal, you can start filling up yung mga ledger forms na nandiyan naman sa page 4 to page 6, ano? So you can fill up, may number sa kilid, hint na ninyo, like cash on hand, transaction 1 yan, yung mga meaning ng number sa left side ng ledgers, para may hint. And then, after you answer yung total, kada ledger, ayan. Then, later, what we will be discussing is the answers na, which is galing sa ledger. Okay ng journal. So, after nyo mag-answer, check nyo na lang dun sa answer key. And then, yung answer naman dito sa ledger yung pag-uusapan natin later. So, thank you so much. I hope you learned a lot. Okay pang mga brains. So, thank you and have a nice day.